There's been so much noise over the past few days. Bakit nga ba pinapatawag ang isang makapangyarihang religious leader dito sa Senado? Korte ba ang Committee on Women para pag-usapan dito ang mga bintang laban kay Apollo Quiboloy? Sino ba itong si Hontivirus? Opo, medyo madami po na naman ang tumatawag sa atin nito sa social media simula ng investigasyong ito para ipatawag ang para sa kanyang mga followers, glorified Son of God. Ang sabi po ni Ginoong Quiboloy at kanyang mga tagapagsalita, nilabag natin ang karapatan niya sa due process. Sabi niya, sa proposed Senate resolution pa lang daw, pinagbintangan na daw siya ng kung ano-ano. I wish to remind the pastor and those who speak for him that written and oral reports of legislators in the course of our duties are protected speech and can be incendiary and provocative. Sabi nga ng Supreme Court sa kaso ng Osmeña versus Pendatun, quote, its purpose is to enable and encourage a representative of the public to discharge his public trust with firmness and success, for it is indispensably necessary that he should enjoy the fullest liberty of speech and that he should be protected from the resentment of everyone, however powerful, to whom the exercise of that liberty may occasion offense. Close quote. Friends, hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process, si Apollo Quiboloy, ay hindi na siya haharap sa Senado. That is not the ruling in Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. That is not the ruling in Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. In both these cases, the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang isang sitting Senate president, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez at current ES, Lucas Bersamin. Humarap na din ang religious leaders, kung naalala po natin ang Pajero Bishops. Kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom dito. Like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability. Hindi po mapapakulong ng Senado si Quiboloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes. Trabaho yan ang ating legal process. Kaya nagpapasalamat po ako sa DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Quiboloy. Pero kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon. Kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. It is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Yes, even in the recent case of Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, where the Supreme Court upheld the right to due process of witnesses who actually attended the hearing, the power of the Senate to investigate and to cite in contempt was actually confirmed. Pag sinabi pong in aid of legislation, ibig sabihin po ay makakatulong sa pagpapaganda ng mga batas natin sa Pilipinas. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. Apat na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Una, ang posibleng kakulangan ng ating rape law para sa legal treatment ng konsepto ng consent.
Is it meaningful consent pag pumayag ang isang di umanong victim dahil sa paniniwalang sakripisyo niya ito sa anak ng Diyos? Pangalawa, sa ating labor laws, paano tignan ang ating labor code ang labor activities na di umano ay voluntary pero may parusa pag hindi sumunod? Pag ba religious volunteers ay hindi nasakop ng mga batas natin tungkol sa occupational safety and labor standards? Pangatlo ay ang trafficking sa ilalim ng anti-trafficking law. Sa ngayon, ang mga acts of forced begging and servitude ay sakop ng Expanded Human Trafficking Act. But is religious freedom a complete defense against charges of trafficking in persons? Pang-apat ay ang tanong, do we need a separate law against religious violence o yung mga iba't ibang uri ng karahasan sa konteksto ng isang simbahan, KOJC man ito o Socorro Bayanihan Services halimbawa? May mga dalubhasa na ito ang panukala. Halimbawa, si Dr. Jail Cornelio, who our committee sought to invite. Pero habang sinisiyasat ng komite ang mga tanong na ito sa ilalim ng kanyang lehitimong mandato, patuloy ang paulit-ulit na ilehitimong pagkilos ng isang panig. Ganito po ang galawan nila sa ating mga witness. Magva-vlog po ng 100,000 ang natanggap ng ating mga witness. Sources ninyo na lifetime ang support sa inyo, tama ba? Lifetime daw ang suporta sa inyo. Kaya kumagat kayo sa bait na mag-testify. Meron ang isa dito nagsabi. Pero sila po pala. Inoferan daw siya ng 40,000 kada lie against pastor. Buti na lang yung kapatid natin yun na hindi naman kumagat. Pero yung mga nag-witness dyan sa Senate, kinagat nyo yan, di ba? May iba sa inyo, 50,000. May narinig pa kami galing sa aming mga pukutlang ahas na may nabayaran daw na 500,000 sa inyo. Well. Tapos ngayon, nawawala na si alias Jackson. Nasaan kaya? Nasaan kaya? Ayun na nga ba ang sinasabi? Pero sila pala po ang totoong nanunuhol. So nakasulat po dyan, mag-recant ka na lang, pasayloan na lang si pastor o ang ministry. Tagaan ka ni pastor o kwarta pila imo gusto, kondo o travel abroad. Bawi a imo gin panulti sa Senate para pakaulawan anang antivirus na. And by the way, safe and sound po at hindi nawawala si Elias Jackson. So, suhol, pananakot at pangaras po ang minemeryenda ng ating mga matatapang na witness sa pang-araw-araw. Sa totoo lang po, pwedeng-pwede naman po silang bumaligtad dahil di ko naman matapatan ang inaalok sa kanila para mag-recant. Pero naninindigan sila. Ngayon po, na-hearing, dalawa pong matatapang na witness ang haharap ngayon sa inyo. Pero bago po yan, baka ang aking mga colleague ay may opening statement? Wala po. Then may I ask the committee secretary to recognize the resource persons and administer the oath sa mga hindi pa po nakapanumpa. Good morning, everyone. The committee would like to acknowledge the presence of the following resource person. From the Department of Justice, we have State Counsel Carla Isabella Natura Kalugay. Then from the Department of Social Welfare and Development, we have Attorney Megan Therese Manahan.
From the Department of Labor and Employment, we have Attorney Ramil Santiago, Attorney Jem Galot. Then from the Department of Foreign Affairs, we have Mr. Archimedes Villar, Ms. Maylene Acosta, Ms. Bernadette Mendoza. Then from Bureau of Immigration, we have Attorney Romaine Pascual. From the National Telecommunication Commission, we have Attorney Regina Aniel Cruz Velasco. Then we have Attorney Kathleen Jalo Egipto. From the Council for the Welfare of Children, we have Yusek Angelo Tapales. Then from the Commission on Human Rights, we have Mr. Ronnie Rosero. From the Securities and Exchange Commission, we have Attorney Pamela Lorraine Ramos and Attorney Andrew Montesa. From the Social Security System, we have Attorney Joseph Lesunia. Then representing Pastor Apollo Kibuloy, we have Attorney Elvis Balayan. Then we have with us online the witnesses, Ms. Alias Maya and Alias Joseph. Then from the DOJ, we have Senior State Counsel Mary Grace Quintana. That's all, Madam Chair. May I request all those who have not taken their oath during our last two hearings to please stand up, raise your right hand, and repeat after me. I, please state your name. Do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee. Thank you. You may now take your seat. Thank you very much, dear resource person. Salamat, Comsec. Comsec, I heard acknowledge a representative, an attorney, but can you please state for the record the status of the subpoena served on Apollo Kibuloy? Madam Chair, the committee sent a subpoena to Pastor Kibuloy, and he replied with this motion, most respectful and urgent request to set aside, recall the subpoena issued to Pastor Apollo Kibuloy. It was given to me by the representative, Attorney Balayan. Thank you, Comsec. So, friends, nagpadala nga po sa aking tanggapan ng sulat galing sa abogado ni Mr. Kibuloy stating, and I quote a short portion, compelling, quote, compelling Pastor Kibuloy to appear before a committee that already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be proven, presumed innocent unless proven guilty, close quote. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po obrang ganitong mga excuse. To pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as Chair of the Committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. I so move. So, ngayon po, ay pakinggan na po natin ang dalawa nating mga witnesses. Sila po ay magte-testify virtually. Hindi po sila magtatakip ng mukha. I wish to also put on record that both our witnesses have presented themselves before the Philippine embassies in their respective countries of residence. We are playing videos only to ensure that possible unstable internet connection would not disrupt our appreciation of the testimony. However, they are here online to authenticate the videos. Unahin po natin si Ms. Reynita Fernandez. Kanya pong tunay na pangalan.
Siya po ay nasa Singapore ngayon at ilalahad po niya ang naging karanasan niya sa kingdom at ang mga naranasan niyang paghihirap bilang tagapagsunod ni Kiboloy. So, ito na po yung video nila. Ano po kayo napunta sa Singapore? I decided to work here kasi nga yung galing ako sa Manila noon, life is not so good. So, right after, nalalaman nila nandito po, they never stopped, like, you know, fellowshipping me para bumalik sa kanila. And then, right after, na nag-decision ako because I thought, my brother kasi and sisters, they still full-time worker sa loob, keep on telling me na yung ride mo is magiging ano, kasi nga, nasa labas ka, you turn your back, you know, you turn your commitment, ganun, ganun. So, parang na-convince na nila ako na bumalik. So, 2016, bumalik ako. Right after na nag-decision ako na bumalik ako, they asked me to pay first, like, $500, you know. And then, so, $500, it was like, you know, you're like 1 month's salary when you really count that time. Decided na talagang, okay, I commit again to be involved in the ministry. They again asked me like $2,000. And so I did it. And on top of that, you know what, nila akong leader for some kind of like work. What do you do, ma'am? Domestic worker. I have to give them like my earning $200. On top of that, apart from giving your 10% of your income plus the offering, and when you become really committed, when they say that you are very committed in giving, they will make it like, they turn it around. Like, your tithe is going to be 90%, not just 10%. Because they said, tithe is the seeds. And then the offering is the land that you have to sow. So the more tithes you will give, the more blessings you will get. So because of that, I lost my house. Hindi na ako makabayad na aking bahay ng mortgage and everything. And I owe a lot. Because has never been stopped with the keeping. Yung bahay niyo po na nawala, sa Pilipinas po yun? Sa Pilipinas, kasi hindi ko makabayad ang mortgage ko. They're too much. But actually, I know everything that is in Singapore, that they're running illegally here because of Singapore. Can you tell us a bit more about that? Yung sinasabi niyong illegal businesses sa Singapore? So dito sa Singapore, you can only work based on your visa, based on your IC. You're not supposed to be working beyond that. Otherwise, it's illegal. So, I found out that nagpadala siya dito ng mga full-time workers. But then, it's not in a legal way. But to make it legal, ang ginagawa nila is nagbabayad sila ng tao na kaga rito sa Singapore to stand for them as an employer. So, in that way, every worker, they can go house to house every day, like from morning until night now, so that mas maraming pera yung maliligo nila. So, it's easy. Saan kasi nila nahahanap yung fake na employer? Saan po nila yung nakukuha? Yung mga dummy employer? Actually, they're very good at that. There are some people that will allow that, right? It's because of money. So, they're just allowed to take the money and to stand for like an employer. For example, they go to work like three places in a day. They can earn money like for one person that's like more than $200 in a day. And how many workers does he have? Many. Every single day. And on top of that, they're living in one apartment here. We also use the name of one of the old homes here. Kasi pag nalaman ng mga mga tao na, oh, you're doing this for the old people, so they will give more money. But in actual fact, actually, we only remit a tiny bit and every team. But the rest of the money
for those with OCD fibrillation. And I know that because you also use me one time, because in Singapore, no one is allowed to send bulk of money on one single day. But one day they also asked me to send, like, you know, more than 100,000 na pesos or Singapore dollars? Ng pesos. Kasi nakalagay sa NOA is 2,000 if requested ng worker pag-consent ka na out of the country, ganyan. So, ganyan yung ginagawa nila illegal nito. They're joining a lot of work society just to make it like, for them to be legal to operate. Kasi, nare-raid sila dito eh. They can still make a way. Kasi nililipat na sila ng ibang ano, ng ibang kailangan. But then now, one of the administrator, I believe, she stands as an employer, stated on that apartment that she lives there. And then she hired a couple as her domestic helper, one of the full-time workers. That's how clever they are. I can't believe it na makaka-operate sila ng ganun. Which is, Singapore is very, very strict. Ganun yung operasyon nila dito. Every house na pinetrahan nila, sama-sama sila, doon nila ginagawa yung mga fundraising. Yung mga kakanin, yung mga paninda nila. Kahit ano yung, kahit halos hindi sila matutuloy eh. Yung mga full-time worker, sa umaga, magtatrabaho sa bahay-bahay. Sa gabi, magtitinda sila. They're going on pubs, every pubs, para magtinda din. And all of those money goes to Mr. Chukulor. Binibigay pa nila kay Sir Kingdom. Pero paano po yung pagre-remit nila ng pera sa mga pamilya nila sa Pilipinas? Sinasabi nila, huwag sasabutin yung mga pamilya na nanghingi, na tumatawag, because the real family is the kingdom only. That's the fact. That's it. I mean, may iba dito, wala na din sinasundot yung mga tao ng family kasi wala na silang pera. They only be giving, they don't even own their time. They don't even own their, themselves. Salamat, Renita. Before the chair asks Renita some questions, I wish to correct the records, Comsec. I am making a ruling of contempt, not moving. So ruled for the record. So, Renita, naririnig niyo po ako? Apo. Okay, marami salamat po dun sa testimony niyo on video kanina. For the record po, do you confirm that video was of you na binigay nyo iyan ng kusang loob at pinatototohanan nyo yung lahat ng sinabi nyo sa video na iyan? Opo, with all my heart po. Alright, thank you so much, Ms. Renita. Ngayon, sabi nyo, nung bumalik po kayo sa KOJC, hiningan nila kayo ng 500 Singapore dollars. Pagkatapos noon, opo, hininga naman kayo ng 2,000 Singapore dollars. At sabi nyo rin po, kayo ay domestic worker. Yes. Magkano po yung sweldo nyo bilang domestic worker? Oh, well, this time, I'm getting like 1,300 Singapore dollars. But around that time, kung nag-involve pa ako sa kanila, I was just earning like 900 Singapore dollars. All right. So the first time, monthly. Opo. Yeah, so monthly, yun po yung hindi po yun buo kasi kailangan niyo po yung tatanggalan ng 10% of your income and plus the offering. No. But just like I said, ini-encourage po kami na if you are really faithful and you wanted more blessings,
you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. Wow. So, it's a lot. Yes. And on top of that, yung po yung very hard sa amin kasi parang wala na pong matitira kasi all year round, marami po talaga silang hinihingi. And then, some of us, yung kinukuha na nila yung the whole year of salary. Kasi meron po silang tinatawag na full pledge and full-time worker. Ang full pledge po, kasi nangyayari po yan sa abroad, kasi may mga amo po kami. So, ang mangyayari, nagtatrabaho po sila sa mga employer, but then they don't own their salary. Kasi kinukuha na po yan ng mga taga-kingdom. And then, bibigyan lang po sila ng allowance as like $100, which you cannot sustain your own personal toiletries. And, you know, so that's why wala na po silang money to send to their family. Kasi actually po, yun po yung pinaparamdam sa amin all this time na ang real family po is the kingdom, not your biological family. Sabi niyo nga, you mentioned yung amo niyo, yung mga employer. Mamaya, tanungin ko rin kayo tungkol sa, binanggit niyo rin sa video na fake employer. And also, yes po, yung tungkol sa allowance na 100 Singapore dollars lang. Pero dun pa lang sa hiningi sa inyo nung una na 500 Singapore dollars and then next 2,000 Singapore dollars. So, yung pong mga perang yan ay galing sa sweldo niyo. Yes po. Kasi po, kumbaga, it's kind of like they say, you want to prove that you really want to become a faithful again into the ministry. Mm-hmm. So, right after nung nag-decision po ako, kasi I was encouraged by Michelle Rossetti, which namatay na po siya. Siya yung naging ano sa akin dito dati. Siya yung nag- ano sa akin ng to give the $500, but it was out of my love po talaga, madam. And then po, yung pong 2,000 Singapore dollars, nangyari po kasi yun in the time of month of blessings. Yung pong nagkakaroon, nagsusulisip, like, a month of blessings is the time of from September all the way to March. And everything we do, like mag-loan, solicit, pagtinda, everything that earns money. Kahit magbalimbalintong ka, basta may money ka na i-limit sa kanila. And individually, you are given a certain quota. Just for example, they assign me as a leader. My quota is from September to March. I was given like 12,000 Singapore dollars. Wow. And where I can get that money. So, ang mangyayari po, meron ka pong obligasyon na buuin yun. Kasi you only earn less than $1,000 in a month. Right. And you're taking out already your tithes and offering. Exactly. Ano po yung matitira? You sacrifice everything. Actually po yung service namin sinasabi na magsisimba ng Sunday. Mm-hmm. It's not really focused on learning the Word of God because we are out there soliciting, making money, pinda, whatsoever na nagpo-produce po ng pera. We're not actually learning a lot kasi sinesend out po kami sa labas. Yun po yung... At naalala ko po dun sa sinabi nyo about the month of blessings, yung sinabi nung isa sa mga unang witnesses natin, si Elias Rene po yata, na tuwing Burr months, talagang inoobliga din sila dito sa Pilipinas to be able to collect 1.5 million pesos in his case in all those months. And million naman po sa kanila in pesos kasi. So sa inyo naman po, thousands, no? 12,000 Singapore dollars. Yes. And talagang hindi ko po tinatawaran yung love out of which you did this, pero just in number terms, yung unang hininging 500 Singapore dollars was more than half of your $900 in a month. And yung sunod na 2,000 Singapore dollars was more than 2 months worth of your salary. And tama po ba yung intindi ko, Ms. Renita, na tuloy na walang kayo ng bahay
dahil hindi nyo na mabayaran yung mortgage, dahil halos lahat ng sweldo nyo, except maybe for yung allowance na 100 Singapore dollars, ibinibigay nyo sa KOJC. Hindi ba sila pumapayag, kunyari kung makiusap kayo na at least mabayaran nyo na muna yung bahay nyo? So, hindi. Never po. Mm-hmm. Never po. Parang sasabihin po nila na you need to practice your faith. Mm-hmm. And you need to reproduce something out of nothing. Kasi yan po yung tinatawag nila po, ma'am, na wisdom from the Father. If you can produce a lot of money, because they said, if you are in the kingdom, you need to have a thicker face to produce money. Otherwise, you're not a faithful daughter or son of the Father. Yan po yun. Kaya lahat po ginagawa namin kahit anong mangyari, magkabaon ka sa utang, para lang ma-cope up mo yung nila-required na nilalagay sa shoulder mo na tawagin ito, kota po. Mm. Which is, in the beginning, actually, to be honest, I was not shaken with the giving. Kasi, parang sa kalumaan po na member po ako from my nanay, very believe po kami kay Pastor. And kahit po kubre, talagang naniniwala kami sa kanya. But then later on, you know, you're giving your own wisdom and knowledge what's really going on. And as I grow older, syempre po, parang I have questions. Parang sabi ko, is still Father's will? I think not anymore. So parang ganun po yung nangyayari na when you have started a question in your mind na parang hindi na tama. Hindi na tama yung ginagawa nila. Because when I was asking for like back off of my giving, kasi I had some kind of like medical. Mm-hmm. I have to pay attention. Yes. Hindi po sila pumapayag. So, kasi sasabihin po nila na you have to have your faith and you find a way. Otherwise, yung quota mo, hindi magbabago po yun. Wow. Hindi magbabago. Talagang ganun po. Naalala ko po tuloy, Ms. Renita, yung isang sinabi naman nung isa pang witness natin na based naman ngayon sa US, si Ms. Arlene, na nung din nagkasakit yung nanay niya, ay hindi talaga siya napayaga na mas maglaan ng resources at pag-aalaga sa kanya. So, naging malaking issue talaga sa kanya iyon. Nakakagulat, sinabihan kayo na if you have faith, if you will produce your quota, you need to have a thick face. Pero sa mga ikinikwento po ninyo, napapaisip ako, sino kaya ang makapalag mukha? Parang hindi po kayo. At sabi nyo rin po kanina na bukod sa inyo, madaming OFWs ang hindi na makapag-remit sa kanilang mga pamilya. Is this a common occurrence? At ito po ba ay dahil hindi na nakakasustento sa mga pamilya nila dahil kinukuha ni Kiboloy? Ano yung nagiging epekto nito sa kanilang mga pamilya? Well, para pong we have a distance for our own biological family, kasi kung wala na po kami maibibigay, and then yung family, for example, is not really a member of the kingdom, it's hard to explain yourself. Tapos magkakaroon po ng boundaries yung relationships. So ang mangyayari, parang you don't get connected with your own family kasi ayaw mo na magbigay kasi wala ka na nang pambigay. Yun yung sarili mo, hindi mo maalagaan eh. Yung medical mo nga, hindi mo maalagaan eh. Kasi wala na po kayong anong natitira sa sarili ninyo. Kundi, they would just say na by faith. Kasi the more, actually po, ganito po yun. Ms. Renita, bago kayo magpatuloy, gusto ko lang pong i-acknowledge yung presensya ni Senator Robin Padilla. Shukran sa inyong pagdalo. Mabuhay po, magandang umaga. Okay. Sige po, Ms. Renita, you were about to give an example nung inyong sinasabi na hindi na makaremit ang mga OFW sa mga pamilya nila. Yes po, hindi na po makakaremit kasi magkano lang naman po ang in-earn po ng every OFW. It's not a lot. And then, kung kukuhanan mo pa yun ng tithes plus offering, hindi na po enough. And then plus yung sustento mo sa pamilya mo, hindi mo na matatanggalan dun. Kasi on top of tithes and offering,
marami pa po doong nakahilirang giving, you know, from Verdi ni Pastor, from international meeting ng mga leaders, and all of those nakahilira from the whole year round. Hindi mo alam kung paano mo siya maano pumame. And we just work onto that by faith. Kaya nga po may mga nagtitinda, may nagsusulusit, or kung ano-ano na lang po yung ginagawa namin to produce some money. Kasi kung salary is 10 years of blessings sa mga buhay namin. Sige po, sandali po. Yes, Miss Renita, tapusin nyo lang po itong part ng tanong natin. Yan po. Yan po ang pangako ni Pastor sa amin na pag magiging party po kami ng Month of Blessings, ang equivalent po ng aming makukuha from the Father is 10 years of blessings. Spiritually, physically, including the 7 generations of our families. Sabi po niya nung ganyan. Kaya po, ginagawa po namin ang lahat to cope up kung ano yung nilalagay sa shoulder namin na kota. Yan Miss, po. Opo, Miss Renita, meron pa akong mga tanong sa inyo, pero isa na muna sa ngayon para lang makumpleto itong ideyang pinag-uusapan natin. Dahil friends, my colleague, Senator Robin, is requesting a minute suspension and the chair will grant that. Pero bago po niyan, with the indulgence ng aking kasama dito sa Senado, Miss Renita, sinabi niyo rin po na dahil bawal mag-remit ng malalaking amounts, kanina po dun sa video yes, nyo, ginagamit nila ang accounts ng iba para magpadala okay. ng pera sa Davao. Sinong nagturo okay. nito? Dahil, kasi po, posibleng money laundering ito, ladies and gentlemen, kung sakali, KOJC may be held liable for money laundering. So, sinong nagturo ng ganyang modus, Ms. Renita? Well, I'm not really sure kung kanino po naggaling, but ito po yung nagiging practice, ma'am, na kung sino po yung parang trusted na nila na person na matagal na members or like worker spirit na po, yun po yung talapitan po nila na makikisuyo na mag-send ng money through the remittance. Kasi ang pagkakaalam ko po dito, it's limit to 2,000 Singapore dollars per person in a day. Yun po yung pagkakaalam ko. But then, there's way much more money na sinisend. Not every day, but whenever they have money to send. So, yun po yung nangyayari po. Ginagamit po nila kami. And, yeah, pwede ko rin po pong idagdag po yung there's one time during the COVID po na gamit po nila yung mga work permit ng mga members dito to to loan money in certain loan companies para po doon sa aming mga goals. And ganun po, lahat po yun napupunta sa ganun. Kasi like I said, it's never ending giving. Salamat, Ms. Renita. Hindi pa po tayo tapos. May mga tanong pa po ang chair sa inyo at baka yung mga kasama ko dito sa komite. Pero ngayon pa lang, dun sa mga sagot nyo sa most recent na tanong ko, tingin ko sa susunod na pagdinig ng komite ay maimbita din namin yung Anti-Money Laundering Council. Dahil kung may fraud involved dito sa paggamit ng mga accounts and for possible money laundering. Pero wag po kayong aalis, Ms. Renita, ha? Meron pa pong mga tanong para sa inyo. Pero sa ngayon, salamat. Sa ngayon pa lang, salamat. I'll get back to you po. So, on the request of Senator Robin, the chair calls for a one-minute suspension of the hearing. Please stay around, dear friends. Salamat po.
We resume the hearing. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling holding Apollo Kiboloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen Robin. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Ipagpaumanhin niyo po ninyo aking pong tinututulan ang naging pasya na makontemp si Pastor Kiboloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kiboloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules, section 18. Ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po at sa pitong araw po. May pitong araw po ang majority ilan of the members of the committee majority, po, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kiboloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Apo. Sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. Pito. Bali, anim pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. So, Ms. Renita, na online pa po kayo? Yes po. Okay, salamat Ms. Renita at sa paghintay din po ninyo sa amin. So, pagpatuloy ko lamang po yung mga tanong ko sa inyo batay sa inyong video testimony nung una. Okay. Yung tanong ko po tungkol sa mga kapwa OFW nyo na hindi nakakaramit sa pamilya nila dahil kinukuha ni Kiboloy, yung mga epekto nito sa mga pamilya, pati po sa mga pamilya na hindi naman miyembro ng KOJC, tama po ba yon? Opo, yun po. Ms. Renita, nag-freeze yata. Comsec, kumusta po yung signal ni Ms. Renita? Dapat magpadala. Mm-mm. Yung po, hindi na po nakakapagpadala. So, mangyari po, hindi nagkakaroon po ng diferensya yung mga relationships between the family. But to us, parang hindi namin po yun inaano na it's a big deal kasi spiritually, yun ang turo sa amin yung pastor, na your real family is not your biological, it's your kingdom family that you really have to focus on kasi
later on, you will be rewarded as a faithful daughter of the Father. Mm-hmm. So yun po yung nagiging sinasabuhay namin, because I really believe every words of pastor. Opo. And so then, nagising kami. Opo. And then sabi nyo rin po sa testimony ninyo, ang modus nila ay naghahanap sila ng mga fake employer. Para kunyari ay employed yung mga miyembro ng KOJC sa mga fake pala na employer na yon. Sa pagkaalam nyo po at sinabi nyo na nga rin, at sa pagkaalam ko rin, napaka-stricto sa Singapore. So, paano po nila nalulusutan yan? Ang sinasabi ko po, most nalalaman ko is yung mga full-time workers. Mm-hmm. Kasi yung full-time workers po, nakatira po sila talaga sa workers' house. So, for them to be stay here legally, like in one term for good for 2 years, kailangan po nilang maghanap ng to present as an employer, kasi ang terms po is 2 years. So, for them na makahanap niyan is makahanap sila ng mga tao na willing na to gamitin yung mga name nila to stand as an employer, pero sila po yung nagbabayad doon sa employer. Oh. Sila po yung nagbabayad doon sa employer, kasi po gagamitin yung pangalan nila to become an employer. So, legal po yung pag-i-stay nila. But then, hindi po sila nakatira doon sa mga bahay ng employer. Kasi po, doon po sila nakatira sa worker's house. Sama-sama po sila doon. Kasi they have to work every day until night time. So, nangyayari lang po pag may parang aware sila na may mag-checking, may mag-raid yung mga authority, mga ganyan. They're aware into that. So, parang hiwa-hiwalay sila yung iba. Pupunta sa ibang members house para hindi sila mahuhuli na sama-sama sila sa isang sa isang bahay, which is illegal. Mm-hmm. Pero may ilang tao po na nakapangalan doon na legal. Okay. Alam ko isang tao na kunyari siya yung hired helper doon, siya yung nakatira doon sa bahay na yun. And then yung pong employer niya po na nakapangalan din po is one of the administrator po rin ng tindang. Mm-hmm. It's really just a strategy po talaga nila. Okay. Na to stay here legally. Opo. To make it legal. At alam ko rin po na sa Singapore, permanent residents lang at citizens lang ang pwedeng magkaroon ng domestic workers. Tapos kung may paglabag sila sa employment laws ng Singapore, limbawa, nalaman na nag-e-empleyo ng domestic worker, pero di naman nagtatrabaho talaga sa poder nila yung domestic worker. Correct. Tulad nung dinedescribe nyo, Ms. Renita, maaaring makansela yung kanilang sariling permanent residency status. Opo. So, matutumbok nyo kaya yung pangalan ng mga tumatayong fake employer, pati na din yung mga nagpapatakbo ng ganitong scam? Kasi lumalabas na scam po siya. Opo. Ang hindi ko po lahat sa inyo, ma'am, kasi hindi ko po alam yung mga employers, kasi secret po yon nila. Oh, okay. Yung mga employers na binabayaran nila. Uh-huh. Pero ang alam ko lang po na tumatayo na employer dito, kunyari, is yung pangalan po ni Lida Lizada. Siya po yung employer na tumatayo. Ang kanya pong helper, worker din po, ay si Amor Rivas. Uh-huh. Yun po yung yun po yung pagkakaalam ko na helper kunyari niya, but all of them are just workers of the kingdom. Okay. So, yun po yun. Okay. Maraming salamat, Ms. Renita. May ipa-follow-up question namin sa ating mga official dito, halimbawa sa DOLE, tsaka sa DMW, ganitong mga usapin. Pati nga po yung naitanong ko sa inyo kanina, bago kami nag-suspend, no, yung sa susunod na hearing dun sa Anti-Money Laundering Council. Pero sa ngayon, Ms. Renita, thank you. Thank you for your testimony. Maraming salamat sa katapangan mo. Ako po'y talagang, nahahabag sa testimony nyo, kasi batid ko yung sakripisyon nyo at paghihirap, no, bilang mga OFWs natin. Araw-gabi, kumakayod,
makapundar lang para sa simpleng bahay sa Pilipinas, mawawala pa tulad sa sitwasyon ninyo na hindi na kayo makapagbayad ng mortgage, nag-aalaga yung mga OFW natin, nag-aalaga ng anak ng iba, at absent sa birthdays ng sariling anak para may magandang bukas ang mga pamilya. So tapos kung tama nga yung inyong sinasabi at ang chair po ay naniniwala sa inyong testimonya, kinukuha ito ni Apollo Quiboloy bilang pambayad sa private jet, pambayad sa malalaking mansion, pambayad sa luho. So talagang isang hindi katanggap-tanggap na sitwasyon po talaga. So sa ngayon, maraming salamat po sa inyo, Ms. Reynita. Sana po makastay on kayo in case may dumating pa akong mga kasamang senador na maaring magtanong po sa inyo. Okay. Thank you very much. Maraming salamat din po, ma'am. Opo, wala pong anuman. Next, friends, we call on Dindo Makiling. Kanya rin pong tunay na pangalan. Si Dindo naman po ay naging executive director ng Children's Joy Foundation sa Canada at sa Australia. Familiar po sa atin yung pangalan niyang di umanong NGO. Kung matatandaan natin, nung nakaraang hearing, binanggit din ang ating witness na si Elias Rene na ang Children's Joy Foundation ay isa sa mga organisasyon na ginagamit para manlimos ng pera. So pakinggan na po natin ang video testimony ni Dindo, at pagkatapos ay makakasama din po natin siya online. So, ako actually, manager ako ng Toys R Us. Nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala. Nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Quiboloy para maka-raise ng funds, ng mas marami pang funds sa kailangan sa mga tao na nagsalanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections, connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki ito ha, na they will be allowed to collect money. Ginamit ko nga yung aking connections dito. So, usapin ko ang mga managers, then they will be there for 3 days, for a few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masigasig ako dito. Then, after nung ako'y kinuha na nila na, ano, na executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalo ko na itong mga shelter. Nung dinalo ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang inango nila from poverty, pira-piraso lang, iilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata. And then, ito, kaya ako talaga na, ano na, na nagkaroon ako ng question, kasi all the money that we collect here, ganito nga nangyari, lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kay, kung kanino, kay Rose Di Magnao, para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula noon, nagko-question ako, is there really the money being collected? Ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabihin mo, merong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako informed. Kasi who am I daw? Mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Quiboloy na nag-uto sa kanila na ipadala ang pera? Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada Children's Joy Foundation. And who will, sino managot sa government dito? Ako. So 2019, nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. $1 million, Canadian dollars? More than 1 million Canadian dollars on that year. Hindi ko, sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yun na nahuli siya sa Hawaii kasi
Iyon talaga sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees. Wala siyang, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nungulekta ka para sa bata. Yung pala, pang gasolina lang pala sa jet kasi babiyahin mula Luzon, mula Davao papunta sa Maynila. Aating yata siya kung ano-ano yung atinan niya sa Maynila. Wala daw pang fuel, 60,000, 40,000, 100,000. Basta yung million talaga na ako umalis. Walang explanation kaya napilitan akong umalis. Kaya nag-report din ako kaagad sa CRA sa Canada na I'm no longer the executive director. And I do not know where they go to the funds because I'm asking them to bring me the explanation of the millions that was sent to them to the Philippines. Wala silang may bibigay. So, nakikita ko, marami akong makitang mali niyan sa Davao. Pati dito, sabi ko, I think this is not the place for me. So, nag-resign ako. Siniraan ako ngayon ng mga workers dito. Nag-knockout daw ako ng pera sa kabal ng kanilang charitable institution. Sabi ko, how can I steal money? I am not the treasurer. I cannot even sign. What? Paano ko nakawin ng pera? So, 3 months niya ako halos dyan tinatad na sa 2020 dyan sa program niya sa ano man yun, mag-keep us this day, binabanggit yan, makiling, pinapakita pa litrato ko, yung magnanakaw makiling, nandadaya dyan daw sa Canada. Pero nahimik ako, hindi nga ako sumagot, hindi ako, nanahimik lang ako kasi nagbigay na siya ng threat eh. Mamatay ang nanay ko, mamatay ang pamilya ko, mamatay sila. Sir Dindo, naririnig niyo po ba ako? Opo. Okay, opo, Madam po. Chair. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po. Ayan, nakikita din magandang namin kayo. Po. Salamat po. Opo. For the record, Sir Dindo, kinoconfirm niyo po ba na yung video na iyan ay kayo, na binigay niyo yan ng kusang loob at pinatototohanan yung lahat ng sinabi niyo doon? Ako po iyan, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Okay. Salamat hindi po, ako binayaran. Walang nag-alok sa akin ng bayad, Madam Chair. Okay. Ako po yon. Okay, salamat po. Sabi nyo dun sa video, pinagbintangan kayong magnanakaw. Has a case opo ever been filed against you, whether doon sa Canada or dito sa Pilipinas? Ganito po yon, Madam Chair. Nung pagkabanggit nila dyan sa Give Us This Day nila, National TV pa yon, nanahimik po ako. Ngayon, ang nangyari po dyan, sabi ko, kung meron man kayong alam na inutangan ako, inascam ko, paki-submit po ninyo ang inyong claim sa small claim dito sa court ng Canada. Kasi meron mang small claim dito, meron mang large claim. Small claim is between, sabihin mo na, 1,000 to 5,000. O ang big claim, siguro mga milyones. But never one of them went to the court because they have no evidence na nagnakaw ako. Okay. So wala pong kaso sa inyo sa small claims court dyan sa Canada. Wala rin pong kaso laban sa inyo sa korte dito sa Pilipinas. Yan ang hindi ko po alam. Pero so far, wala man po akong natanggap na subpoena or ano man po. Wala man po. At siguro pag may natanggap kayong subpoena, mag-a-appear kayo, ano? Eh, for sure po. Okay. Kasi wala akong kasalanan po eh. Okay. Bakit ako magtatago? Maganda naman akong pamalian. Maganda po yun. Di po ba? Opo, pag may subpoena. Kaya nga po eh. Opo, yeah. Pag may subpoena at walang kasalanan, lalong mag-a-appear. Okay. Yes po. Okay po. Yes. Malinaw po yun. Ngayon po, Sir Dindo, pwede niyo po bang ipaliwanag itong dokumento sa amin? May ipa-flash po kami sa screen. Dokumento mula sa Canada. Particularly mula sa CRA o yung Canada Revenue Agency. Opa. Hindi pa man po siya nag-appear po. Ipaliwanag opo, ko na po, Madam po Chair. Amin, ipa-flash pa lang yun po. Opo, thank you po, Madam Chair. Noong po ako ikinuha nilang executive director noong 2016, sa kasalukuyan na po silang lumalaban sa ganyang problema. Kaso hindi niya alam kung paano harapin. So ngayon po, in-hire po nila ako kasi meron man po tayong konting kaalaman din. So sabi ko, sige, tulungan ko po kayo. So tinignan ko kung ano talaga ang issue. Ang unang issue, ayun, bakit pinadala ang pera sa isang proyekto na ang proyekto tapos na. Mm.
So question ito ng CRA. Ako mismo ang ano nagpaliwanag din. Hindi pa ako nagpaliwanag, kundi tinanong ko itong particularly po si Rose Dimagnaong na in charge sa CGF diyan sa Pilipinas, pumunta sa Canada, tapos pinaliwanag nila sa akin kung ano talagang case. Okay. So yung tubo ng mga binibili nila, kung sabaga, dinasusando ng KOJC, kaya po pagkatapos lang naging official na ang CGF sa Canada, kumuha ng pera ngayon at pinadala doon. Which is, hindi ako nagkamali, is $44,000 just for piping. Wow. Sa pipings lang po ito. Mm-hmm. Kaya napakalaking pera ang napadala. So ibig sabihin po, Sir Dindo, 2016 pa lang, may duda na mismo itong Canada Revenue Agency sa Children's Joy Foundation. Yes po. Mm-hmm. Yes po. Yes, okay. Po. There has been a lot of violations. Actually po, violations po talaga. Mm-hmm. Hindi lang po siya yung duda, kundi po violations that are being stipulated that you have violated these laws, these charitable laws, this is what you have violated, which is, I think, 4 of the violations they have made there. Mm-hmm. But we were not able to give a satisfactory answer. It's because when I was there, I tried to change the culture, kasi the culture is whenever Pastor Apollo Sikipuloy will say I need this, they have to send it kahit na walang project. So sabi ko, hindi natin pwede gawin niyan, mga kapatid. Ayon sa alintuntunin ng Canada Charitable Laws is gumawa muna kayo ng proyekto, makipaggawa kayo ng MOA agreement, then sabihin nyo magkano bang funding, pagkatapos ng funding, padala natin, hindi lahat muna, kasi sa kanila palahat talaga, ipadala natin unti-unti as the as the project progresses. Right, hindi yung tapos na yung proyekto. Opo, dadalaw mo na yung taga-Canada. O, kumusta na yung project ko? O, sige, ipadala namin yung sunod na release para na matapos nyo. Ay, hindi po diyan sa kanila, hindi. Labas mo na si pera. Wala ang project. Doon po ako nagtatanong. Parang ghost project. O, pero in fairness naman po, nung ako po'y humawak dyan at kasama ko si Rose Dimagnaong, kasi nakita ko po sa lahat ng administrator niya po, in fairness po, si Rose Dimagnaong, yan lang po nakita ko ang administrator na makatao, na totoo kong nakita makadiyos, na maganda makipagrelasyon. Nakaproyekto kami dyan ng shelter, ang tawag, a residential home sa Indangan. Ang unang project po niyan, Canada po na project po yan. So, yung project po na yan is 1.4 initial doon sa una naming pagtingin sa proyekto. Ito, 1.4 lang po. Pagdating ng naitayo po yan, merong pinag-iba po si Pastor Apollo Sikipuloy. Kasi hindi niya nagustuhan ang struktura. Ganyan po yan si Pastor Apollo Sikipuloy. Once hindi niya gusto, kahit na dugot-pawis ng taon ginamit sa project na yon, ipag-iba niya. So, pinag-iba, naging umabot po yan ng 1.7 Canadian million dollars ang project. Diyan sa Indangan po yung 4-story na building. Ito po ba yung subject yung nakita nating 2016 notice of intention to revoke accreditation or iba pang proyekto? Yes, yun po yung subject nung notice na yun. Iba yung pa. Yung project po, tapos na po yung project. Yan pong pagsara, meron pong intention pero sinara po sila nung umalis na. Ah, okay. So 2021 na po. 2021. So yung notice of intention to revoke 2016, talagang tinuloy na yung pag-revoke 2021. Yes. All right. Pero umalis pa ako sa kanila sa CGF 2019. Pero naka-address pa rin sa pangalan ko yan, even though sinabihan ko ng CRA, I'm no longer connected with them. Okay. And then, Sir Dindo, nakwento nyo rin po sa staff ko yung mga marriage scam. Maari nyo po bang ikwento iyan sa komite? At kayo ba mismo ay, kayo rin ba nakaranas nito? Yes po. Mm-hmm. Yes po. Ang nangyari po kasi, Madam Chair, nung ako yung na-convert noong 2012, yung akin pong, actually girlfriend ko siya pa noon. Nagpunta ng Hong Kong, so mayroon akong 2 children na napadala sa Davao. Nag-request ako na padala sa Davao noong 2012. Nitong 2013, may lumapit sa Adai. Okay. Noong time na yon, so sabi nila, pwede ba Brad na ganito? At unang-unang, pinigyan mo na ko, Brad,
dito sa kingdom, obedience without questioning. So sabi ko, siyempre ang mga alam ko nasa Davao na tunay yung visa. Actually, medyo nahirapan ako kasi hindi ko, ang dami na nag-alok po sa akin eh, may 20,000 bag, this, hindi galing sa kanila, tagalabas pa lang. Mayroong galing sa Spain, Mexico, nag-alok sa akin, outside to sa kingdom, hindi ako pumayag. Dito sa kanila, libre na nga. Pagkasabi nila, siyempre naisip ko, nandun yung dalawang anak ko, parang utang na loob ko ito. Alam mo yung utang na loob talaga? Yun ang nagkakamali ang Pilipino eh, sa utang na loob eh. Yan tayo nagkakamali sa mga desisyon eh. Paano kaya? Sige, mag-uuna rin ako. Nag-uupo ako. Pinakasalan ko po yung babae na para kami lang naglalaro ito sa kanilang kapilya. Naglagay ng plastic. Sir Dindo, naglalag po yung signal nyo. Pagbalik nyo, pakiulit yung sinasabi nyo na nagpakasal kayo dun sa babae na parang naglalaro lang kayo. Ayun, sir. Is the bride? Then after, okay po, narinig nyo po ako ngayon? Naririnig na po ulit, pero naghang yung video nyo. Pero ayan, okay, parang umokay na po. Pwedeng pakiulit yung part na sinabi niyong nagpakasal kayo dun sa babae. Yeah, nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa. Para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako talagang naturuan ding sumunod po ako. Pakasal. At nagkaroon po ng babae. After that, nagkaroon siya ng permanent residence at siguro citizen na siya by this time. Then, nag-divorce po ako. Nagalit po yung pinagsalatian po ako ng administrator na si Maritio Canada. Bakit ko doon dinidivorce? So, nagbiro nga po ako. Bakit? Meron pa po bang susunod na pakasalan ako? Pakasalan wow. Ko. May ganun po ba? So, kasi ngayon, Madam Chair, idagdag ko lang po ito. Hindi lang po akong dito. Mayroon pong kulang 100 na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Dito lang po sa Canada. Ha? Si Mariteo Canada, kinasal din po yan sa isang niyang worker dito. Madami po yan. Dandy Cabajo, yung Ferdinand Cabajo po, kinasal po din yan dito ng puro mga peking kasal. Mayroon pong Jeremiah Carrion. Yan po yung mga peking kasal. Ang pinagmamalaki pa nga ni Jeremiah, hindi lang daw isa ang kanyang peking kasal. Para lang po ang isang worker ay magkaroon ng status kasi gusto nga nila manatili sa bansa illegally. Kasi illegal na nga sila pumasok po dito eh. To tell you honestly, pumasok sila dito, illegal. Yung Jeremiah Carrion, kasi yun po ang middle name din ni Pastor Kibuloy, magkamag-anak po ba sila? Hindi ko nga po alam eh kung paano nila ginawa po yan eh. Kasi ang kanyang Jeremiah, hindi siya Carrion po eh. Okay. At yun pong si Mariteo Canada, kasi yung Canada madalas naming marinig yung apelidong iyon sa investigasyong ito. Sino naman po si Mariteo Canada? Kay Elizabeth Carrion Canada. No. Elizabeth Delis Carrion yung una niyang pinakasalan dito. Siya dating administrator dito sa Canada. Elizabeth Delis Carrion. So you can actually choose your wife's family name to be your family name na. Sorry, sinong nagpakasal kay Elizabeth Delis Carrion? Si Jeremiah, Carrion. Okay, naging Carrion ang family name niya. Okay po. At yung Mariteo Canada, sino naman po siya? Siya po yung administrator at president nung ako po yung umalis ng 2019. Siya po, I think until now, she is also the administrator, pati po ng Australia. Okay. And nakakabigla yung bilang na sinabi nyo kanina, Sir Dindo, na may personal knowledge kayo ng higit 100 fake marriages dyan sa Canada para lamang magkaroon ng visa, magkaroon ng permanent residency at eventually maging citizen dyan po sa Canada. Yeah, most likely po. Most likely. Kung bibilangin mo yung workers niya na wala ng status,
Kasi more or less ang workers nung ako'y panahon na nandiyan pa ako sa kanila, kasi ako rin nagtitraining ng mga workers eh, para mapaayos ang kanilang operations. Kulang-kulang po dalawang daan ang workers. Okay. Na pinapadala na either tourist or meron ng status dito. Pero ang may status na dito, yun na yung magiging leader tulad ni Dandy Cabajo. Mm-hmm. Yan. Ito po bang lahat ng na 200 workers na na-train nyo, natulungan ninyo, lahat po sila ay pumasok sa marriage scam or yung mga kalahati, yung more than 100? Maybe lesser po ng 100. Hindi ko po masasabing 100. Kasi during the time na nandun po ako, sa aking bilang lang po ha, is already almost 50 na po eh. Almost 50. And that was 2019. Okay. 2020, 21, 22, 24. So, and he has been doing that modus operandi all the while para nga magkaroon ng status yung mga walang status dito. Okay. Maraming salamat po, Sir Dindo. Hopefully, pwede po kayong magstay on kung may dumating pang mga kasama ko sa Senado na maaari pong may tanong sa inyo. Pero ngayon pa lamang, maraming salamat po. And I'm sorry also you had to go through that painful experience. Yes po. Salamat po. Sige po. Thank you, Sir Dindo. And Ms. Rita. You're welcome po. Okay po. Kung makapagtanong po ako sa ating mga ahensya ng gobyerno na nandirito ngayon, beginning with the Department of Justice, sino pong nandito for DOJ? Attorney Arellano or Attorney Quintana, will it be you, ma'am? Thank you, Attorney Mary Grace. Ma'am, could you update the committee on the charges filed by the department against Apollo Quiboloy yesterday? At ano po yung possible impact, no? Possible impact ng isang extradition request ng U.S. Sa mga proceedings na ito, kung sakali. Good morning, Madam Chair. Ma'am, for the update of the criminal case, is it okay if I defer to my colleague from the prosecution service? As to the extradition case, we'll just reply after Prosecutor Agnes has replied. Thank you, Madam Chair. Thank you, Attorney Mergis. Attorney Agnes, you have the floor, ma'am. Yes, good morning, Madam Chair. With refers to the petition, I believe that the case is dismissed before filed with against Apollo Quiboloy were initially, as per records of the DOJ, they were initially dismissed by the prosecution office in Davao City. And upon petition for review, the same was reversed, or and the office of the secretary ordered the remanding of the case to the local prosecution office for the filing of the proper cases in the proper courts. And these are cases for qualified trafficking and child abuse, is that correct? We understand, Your Honor, that this refers to the two cases, particularly the child abuse and the trafficking in persons. We are not aware of the other cases that were initially dismissed by the... We are not aware of the status of the cases that were initially dismissed by the local prosecution office which belongs to this batching of case. So bukod po sa yung dalawang kaso, one each, I suppose, on child abuse and trafficking, meron pa pong ibang mga kaso na dinismiss noon sa Davao? As per record of the case, Your Honor, if I may just read the, yes, the records that we gathered from the local offices. We have the case for rape under NPS number 65, ending in 6556. And... yes, there were three, Your Honor. So, may tatlo pong kaso ng rape na dinismiss noon sa Davao? No, Your Honor, there were three cases. One is for rape, one is for child abuse, and one is for trafficking in person. So, yung pangatlong kaso for rape was dismissed as well. In-appeal din po ba siya sa DOJ? This, Your Honor, we have no knowledge of that particular, if there were any petitions filed before the Office of the Secretary, Your Honor. All right, ma'am. And for the education of our committee, given the two cases now filed, will a warrant of arrest then be forthcoming? Since, Your Honor, this is still in the processes of the Department of Justice, a warrant of arrest is not necessary.
So it's not necessary. But would it be forthcoming? Unless and until that it will be filed in the courts, Your Honor, the court will issue a warrant or arrest for that matter. Thank you, Assistant State Prosecutor, Attorney Agnes. So back to Senior State Counsel, Attorney Mary Grace, on the question about an extradition request. Yes, thank you, Madam Chair. On the impact of the filing of the criminal cases here on the extradition request, first of all, just for the information of the body, we have yet to receive a request for the extradition of Mr. Kiboloy. If and when we receive one, once the cases are filed in our courts here, under our Philippines-U.S. extradition treaty, the filing of a case is not a ground for refusal. It's merely a ground for the postponement of extradition. So that is discretionary on the part of the requested state, in which case the requested state has the option to either postpone the case, postpone the extradition, which the postponement may run from the completion of the prosecution up to the service of the sentence, or on the other hand, the requested state may also opt to file an extradition case, which can run in parallel with the prosecution case. If this happens, Your Honor, and the court grants the request for extradition, the requested state is then required to temporarily surrender the extradite to the requesting state, of course, subject to the condition that the extradite will be returned to the requested state to complete the prosecution and the service of sentence should the court impose a find him guilty of the domestic cases filed here. Marami salamat, Attorney Mary Grace, for describing to us what may be the possible scenarios moving forward, whether unilaterally or parallel, given what may or may not be done under that treaty. And of course, maigi po at pinagpasalamat ng chair yung pag-action na ng Department of Justice. As well, friends, we have a copy of the Immigration Lookout bulletin order of the DOJ, memorandum of the Secretary to Bureau of Immigration Commissioner Tan Cinco, dated 27 February. So maraming salamat din po para sa ILBO na ito. Thank you, ma'am. Salamat po sa DOJ. Thank you also, Madam Chair. Thanks, ma'am. Ngayon naman po, ilang mga tanong sa DMW at o sa DFA. Given po itong mga dagdag pong testimonya natin, lalo na kay Miss Rainita, no? Ano pong mga proteksyon ang pwedeng ibigay sa mga OFWs na who fall prey to these kinds of abusive activities? Is DMW with us today, ComSec? Sa mula sa DFA, Director Bernadette from the Office of Migrant Workers Affairs, if our OFWs fall prey to these abusive activities, what protections could they avail of? Ma'am, in the first place, if the abuses start from here in the Philippines, the DFA cannot be involved in that. It has to be our own agencies like the DMW. And of course, our law enforcement agencies. If we're talking about if they are already abroad and they fall prey to these matters, again, ma'am, they can report to the Philippine Embassy in Singapore, more specifically to the migrant workers' offices, if they are technically OFWs. If they are permanent migrants, then they fall under the responsibility of the DFA, the Foreign Service part of the embassy. The MWO is a unit under the Philippine Embassy. However, if the
if the activities, the illegal activities, are considered also being committed within the territory of Singapore, then the host government's agencies may also need to be involved. So there are many aspects to be studied regarding these cases, ma'am. But so far, we have not received any request for assistance from the OFWs or the permanent residents abroad regarding this matter. Thank you, ma'am. Thank you also, Director Bernadette. At saka at least narinig din po ni Ms. Renita. And in fact, she presented herself to our Philippine Embassy in Singapore para makapag swear sa kanyang video testimony kanina. Kaya salamat na rin po at the start sa ating embassy sa Singapore. And at least narinig ni Ms. Renita na pwede pong humingi ng dagdag na tulong sa ating embahada doon kung sakali. Also, Director Bernadette, would the Philippine Embassy in Singapore be able to facilitate any assistance from the Singapore government's agencies to our OFWs like Ms. Renita and others kung hiningi po nila? Ma'am, we can always request and probably with the help of the Philippine government, the Singaporean government or any other government may consider this more seriously. However, being a different state, being a different government, we cannot guarantee what their response will be. Oh, very well taken po. Of course, hindi naman natin pwedeng i-guarantee yung gagawin o di gagawin ng ibang gobyerno. But it's enough to know na yung embassy natin has already assisted Ms. Renita na makalahok dito sa ating pagdinig, and that she may also request them for additional assistance. Ms. Renita, narinig niyo po yon yung sinabi ng resource person natin mula sa Department of Foreign Affairs na pwede pa po kayong opo, humingi ng assistance sa embahada natin doon kung sakasakali. Yes po, Madam Chair. Actually po, matagal ko na po talagang alam, but in my heart, I really thought that yung mga tao pong na-involved talaga sa gawain dito ng ministry ng POJC, they're also a victim. And that time, I really don't know how to make a move. Kasi po, nung una po ako nag-testify, nung unang-unang pag ano ko sa Rappler, ay sobra pong naapektuhan ang personal life ko. Kaya po, I back off. But then this time, I think nabuhayan po kami ng loob na I hope, we don't really expect a lot na magkakaroon po ng changes, you know, in just a blink of an eye. But at least an opening eye for those OFW na gustong... Maraming salamat doon, Ms. Renita. Ang ganda nung sinabi niyong this whole investigation is eye-opening for us, pampagising po sa ating lahat. Una-una na dahil sa katapangan ninyong mga victim survivors, mga witnesses, and then for us working in government as well. And pasensyoso din naman po kami sa komite tulad po ninyo. Di rin po kami umaasa sa overnight changes, pero we will really apply ourselves po to work with you and our national government agencies na kahit dahan-dahan mabigyan ng kahit bahagyang hustisya kayo at magkaroon po tayo ng mga pagbabago moving forward para hindi na po magpatuloy o maulit-ulit yung ganito pong mga pang-aabuso. So, salamat po sa malaking ambag nyo dyan, Ms. Renita. Kayo po ni Sir Dindo ngayong pagdinig na ito. So, and salamat po, Director Bernadette. At the next hearing, we will ask a similar question of the Department of Migrant Workers. And perhaps lastly po for this hearing, mula po sa DSWD, kung maari pong maitanong. Yes, ma'am, Attorney. Megan. Attorney Megan. Yes po, salamat, Attorney Megan. Any updates po on the NGOs mentioned in the last hearing? Just to recall po for all our recollection, itinanong po ng chair yung
or rather, isinabi po ng DSWD na the department was already, previous hearing 19th Feb, in the process of gathering more information to better facilitate the inquiry in aid of legislation. In particular po, sa tatlong NGOs, yung Children's Joy Foundation, yung Handog ng Pagmamahal, at saka yung Alay sa Mga Kapansanan. Oh, I'm sorry. This is already submitted. Thank you sa DSWD. The department informed the committee that Children's Joy Foundation, its status is active, whereas while Handog ng Pagmamahal and Alay sa May Kapansanan are both expired as NGOs and in fact delisted. Kasi ang sabi ng department, that status of expired is a record of lapsed renewal. And sinabi din po ng department in your submission to the committee that the above information has been referred to Field Office 11 for validation of the delisted SWDAs. And upon receipt of reports from Field Office 11, the Standards Bureau of the department will create a plan of action that will serve the best interests of the client, such as provision of technical assistance, social preparation of residents, referral to nearby facilities and others based on Memorandum Circular Number 16, Series of 2018, or the guidelines on handling of complaints against SWDAs or social welfare and development agencies. And to date, meaning as of Feb 19, Field Office 11 was conducting activities to complete their validation report. So, ma'am, I'd just like to ask if there's any additional update on these NGOs mentioned in the last hearing, and also in particular about Children's Joy Foundation, having heard the testimony under oath of Dindo Makiling, if this will impact on the continuing investigations of DSWD. So, Attorney Mega Therese, please. Yes, Madam Chair. Good morning. Additional updates lang po. Yung dun po sa dalawang mentioned na NGO po, yung Handog ng Pagmamahal and Alay sa May Kapansanan, they're located in Las Piñas and Quezon City. So, for correction lang po, Madam Chair, that this is not FO11, pero FONCR po. So, we will be doing the necessary coordination with FONCR to validate if they are operating or not, despite the lapse of their registration and license to operate. And then, Madam Chair, for Children's Joy Foundation, it has a valid registration and license to operate. However, it is set to expire on March 17, 2024. So that's just in a few days. As for the testimony a while ago with regard to Children's Joy Foundation located in Canada, we will look into this, Madam Chair, and the testimony will be very useful in our investigation, Madam Chair. Thank you so much, Attorney Megan Therese, and I'm sure natutuwa si Sir Dindo Marinig na yung testimony nila ay magiging very useful sa department sa ongoing investigation. Narinig niyo po yon, Sir Dindo? Madam Chair, thank you so much po. Mararinig po yun. Okay, maraming salamat din po sa tulong niyo, hindi lang sa komite, pati sa DSWD. So, dear friends, since wala na pong ibang mga kasama kong dumating para sa ating pagdinig, I'd just like to make a brief closing remark before suspending our hearing. So, kung totoo po yung mga sinasabi ng ating mga witness, isa ang naging malinaw sa pagdinig natin ngayong araw, scammer si Apollo Quiboloy. Ginagamit ang taus-pusong pananampalataya ng mga tagasunod niya para makalikom ng milyong-milyong pera. Pati mga OFW nawawalan ng bahay makapagbigay lang sa kanya. Imbis na sa mga bata, sa mga mahihirap, sa mga vulnerable, sa mga disaster victim survivors na pupunta ang mga pangsosolicit nila, mukhang puro sa luho niya na pupunta. Sa private jet at jet fuel, sa mansyon at marami pang iba. Sa Amerika, na-indict din si Quiboloy on bulk cash smuggling.
liban pa sa mga kaso ng sex trafficking fraud. Kaya importante yung narinig natin yung paggamit ng mga peking account. So sa Amerika, fraud and coercion. At ngayong araw, napag-alaman natin, mukhang nakaabot pa sa Singapore at sa Canada. So in the next hearing, we will invite the Anti-Money Laundering Council to further elucidate us on this matter, at gayon din ang Department of Migrant Workers muli. So muli, maraming maraming salamat kay Ma'am Renita at Sir Dindo na buong tapang na naglahad ng kanilang mga kwento. Mabuhay po kayo, Ms. Renita, Sir Dindo. At maraming salamat muli sa lahat nating mga resource persons na nandirito, lalo na mula sa ating mga national government agencies. So, friends, this hearing is suspended.